Magandang umaga po sa inyong lahat. Usually, as we grow older, one of the senses that is usually affected is the sense of sight. Sa ating pagtanda, ang isa sa mga madalas na humihina ay yung ating mga mata. Some would even find it difficult to see things and even recognize them. Kaya ngayong iba, no, nangangailangan ng magsalamin para lang makakita. Yung iba, pakapalan pa ng salamin para lang makakita. And there are times that some people would even need to undergo some operations or surgery for the eye because slowly, they are losing their sight. Yung iba nga po sa mga lolo't lola ko po, eh, talagang kailangan pang operahan kasi nakakaroon na ng katarata. No, talagang hindi na nakakakita. Sa ating pong pagtanda, ang ilan ay nahihirapan ng makakita. But we want to see. And we need to see things clearly even as we grow old. In our gospel today, on their way to Jerusalem, Jesus and his disciples encountered Bartimaeus, a blind man, who called out, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Of course, Jesus, out of mercy, approached him and asked him, "What is it that you want? Ano ba ang gusto mo?" As we all know, Bartimaeus is a blind. And of course, all that he wants is for him to see. Gusto niyang makakita. And Jesus cured his blindness. And Bartimaeus was able to see. But you know, dear friends, the cure of Bartimaeus in the Gospel of Mark is symbolic. No, is symbolic. Especially in this part of the Gospel according to Mark. As they go up to Jerusalem, their ultimate destination, nearing the end of their journey with Jesus. Alam naman po natin na yung Gospel according to Mark ay napakaikli lang. 16 chapters. No, pang-sampu na po ito. At talagang symbolic yung pagpapagaling sa pagkabulag ni Bartimaeus. Bakit po, no? Because as we all know, in the Gospel according to Mark, there were many instances that Jesus wants his disciples to see and recognize him for who he really is. Gusto ni Jesus na yung mga disipulo niya makita at makilala siya kung sino ba siya talaga. No? Parang may pagkakataon na pinapakita po ni Jesus kung sino ba siya talaga. Ang anak ng Diyos, ang Mesiyas, ang tagapagligtas. Pero marami pa rin po sa kanyang mga disipulo ang hindi pa rin ito nakikita. They have been with Jesus for the longest time. He already spent a lot of time journeying with them. And they even saw a lot of signs and miracles that proves that He is the Son of God. He is the chosen one. They even heard Him preach. Ngayong nalalapit na yung kanyang paghihirap at pagkamatay sa krus, gusto na niyan silang makita ng malinaw. Gusto ni Jesus na makita na ng mga apostoles, ng kanyang mga disipulo, kung sino ba siya talaga. Jesus wants to cure their blindness and help them see before they reach Jerusalem. Bago sila dumating doon sa finish line, gusto ni Jesus na sila ay makakita. Well, dear friends, this should also bring us to reflection, to check ourselves whether we are now able to see things clearly as we grow older, especially concerning our faith in God and our love for Him.
Baka kasi ngayong malapit na rin tayo sa finish line. Baka hindi pa po natin nakikita at nauunawaan yung mga dapat nating makita at maunawaan sa ating buhay. No, tumatanda po tayo. Aminin man at hindi, malapit na rin po tayo sa finish line. Baka malapit na tayo sa finish line, hindi pa rin natin siya, hindi pa rin natin nakikita kung sino ba siya talaga. Baka di pa rin tayo natututo sa buhay at nakikita yung mga dapat nating matutunan kahit marami na ang nangyari. Sabi nga nung iba, no, tumatanda na tayo. Pero baka tumatanda tayo ng paurong. Hindi tayo nagtatanda. Hindi natin nakikita yung mga dapat nating makita. Well, dear friends, as we grow older, hopefully we are also cured of our blindness and help us to see things clearly. Dear friends, like Bartimaeus, we ask the Lord, Master, I want to see. Master, I want to see. Amen.